Ayan mga ka-farmers, oh, napakarami pong bulaklak na sumusulpot. Oh. Grabe oh. Kaya yung mga kaibigan, yung ating kalamansi, pagka dire-diretso po yung kanyang pagbubunga. At hindi... Okay, mula po kay Sir Cabarrus Ernesto Jr. Bernardino from Homes Balyacan Block 6. Grade pa Cypress Home, Barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte. Hello po mga farmers, dumating na po yung padala po ng ating kaibig. Meron po siyang padala. Thank you. Ito. Ito mga farmers, yung padala ng ating kaibigan, subscriber, wala po sa US. Titingnan po natin mamaya kung ano po ang laman po nito. At kung ano po yung nilalaman. Una ay marami pong salamat po sa ating kaibigan na nagpadala nitong kanyang alaala o remembrance po para po sa atin dahil nakakapunod po siyang madalas ng ating vlog. Wala pa ito sa LBC. Actually, itong Miyerkules po lang nila ito pinadala. Mabilis naman po pala dahil ayun, mga ilang araw lang andito na. Okay, mula po kay Sir Cabarrus Ernesto Jr. Bernardino from Homes Balyacan Block 6. Grade pa by Cypress Home, Barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte. Mamaya po natin na buksan mga ka-farmers itong ating padala po ng ating subscriber. Hello po mga ka-farmers, magandang araw po sa inyo lahat, magandang gabi. Ito po ay record po natin ngayong gabi na ito para po doon sa ating kaibigan na nagpadala po ng kanyang remembrance po sa ating subscribe Cabarrus Sir Ernesto. Yeah, maraming salamat po sa inyong pagpapadala nito. At ngayon po natin mga farmers po bubuksan. Ito po ay taga Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Yan. At kanina lang po dumating sa LBC yung kanyang padala. At babuksan na po natin. Ito po ay na-disinfect na po natin mga farmers para po siyempre ingat din po tayo. Kaya wala naman pong masama kung i-disinfect natin yung ating ibibigay sa atin ng ating mga kaibigan. Ayan, kay Sir Nestor Cabarrus. Ito yung kanyang padala. Kaya mga farmers itong padala ng ating kaibigan. Hindi na po natin ginamit ang mga farmers ng gunting at madali naman pong pilasin ito dahil plastic lang naman ito. Ito pala yung isa niyang padala, yung sweet corn purple hybrid. Ayan mga farmers, hybrid po pala itong pinadala niya na ito, sweet corn. Kung saan tatanim po natin ito, ito yung kabilin-bilin ni sir na maparami. Sana gumanda itong ating tatanim na ito mga farmers, ng first time natin magtatanim ng purple po na yun, mais, sweet purple. Kaya okay na okay ito. Maraming salamat po sa inyo sir. Ano pa ba? Yeah, meron pa itong isa pa na napadala sa atin.
So, ito yung kinikwento po niya. Yung isa din sa mga pinakamaanghang na sili sa buong mundo. Ito talaga yung siling demonyo. Kaya ganyan po yung itsura niya, mga ka-farmers. Ayan. Yeah, galing pa po ito mga ka-farmers po ng Bulacan. Ng saan ba si Sir? San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, maraming salamat po. Ito yung sili. Ayan, ito po yung mga farmers po yung pupunla po natin. Iba pong variety ito compare po doon sa atin sa siling talbusa. Ito naman, makikita ninyo yung itsura po noong kanyang bunga. Ayan, ito. Napakaanghang niya. Ayan. Ito yung kadalasang kinakain ni Mokbang. Ayan, si Boy Tapang. Ayan, matindi rin po yun. Ayan, ito. Ito yung ating ipopunla. At pati na rin po itong ating sweet corn purple hybrid. Ayan, pararamihin natin. Kasi ang request ni Sir, maparami natin. At pagka ito ay dumami, bibigyan natin din siya ng ganito ring binhi. May pamigay naman din niya sa ating mga kapwa ka-farmers. Kaya, okay, maganda po Sir yung naisipo ninyo na hindi po kayo masungit. Dahil yung pong nasa inyo, binibigyan nyo po doon sa iba. Pag kayo naman ay dumami, bibigyan rin natin sa ating mga kapwa, sa ating ka-farmers. Ganon din naman po sa atin, yung ating kaalaman, yung binabahagi natin, sinishare. Kaya pagka natutunan po natin ang pag-aalaga ng kalamansi, meron kayong mga kapitbahay, may alagang kalamansi, ishare po rin ninyo yung inyong natutunan para pare-paras po tayo na yun nga, maging maganda po ang ating araw. Kaya salamat po kay Sir Cabarrus Ernesto. Natanggap na po natin ang inyong padala. Ang siling demonyo. Ayan, talaga ito yung original. Tapos itong purple na mais. Ayan, abangan ninyo mga farmers. Tatanim po natin itong dalawan na ito. Sana ay mapaganda po natin para naman eh makapagbahagi rin naman tayo sa ating mga kaibigan na kung bibisita po sila sa atin, pababaunan po natin sila para maikalat po nila yung ganitong binhi, mga farmers. Bago po tayo magpaalam mga ka-farmers ay shoutout po tayo kay Sir Yang Lorenzo. Salamat po sa inyong panonood. Pinakita po sa atin mga ka-farmers po yung kanyang farm, ang kanyang kalamansi ay 4 na buwan. Pero maliliit pa. Kaso nga lang, hindi po tumataas ang kanyang kalamansi, kundi pagkose parang nabobonsai pa ang itsura. Ngayon, ang nabili naman po niyang punla mga ka-farmers ay small. Yun po mga ka-farmers po, kahirapan pagka po small ang ating po mabibili. Matagal po talagang lumaki. Compare mo doon sa medium, kasi ang advance po ng medium po sa small ay 3 months. Kaya yung 3 months po doon sa small na itinanim po ninyo, ganun na po ang size ng medium. Kaya ang lagi natin pinapayo sa ating mga kaibigan, kung kayo po ay magtatanim ng punla, lalo na kung ang lugar ninyo ay medyo bahain or kaya tubigin, o di pa man ano pa man na mahirap lumaki yung kanyang kalamansi, mas maganda po yung medium. Ngayon, kung medyo maganda-ganda naman ang budget ninyo, po, pwede rin naman po ang large or XL. Kaya ang kasarapan lang kasi sa amin na aming tinatanim ay ang medium. Ngayon, mayroon po sa amin mga nagtatanim po ng small, kaso nga lang, matagal nga lumaki, maiinip po kayo. Hindi kagaya po ng medium, talagang katamtaman lang din po yung kanyang size. Shoutout din po kay Sir Jeff Pangan. Salamat po sa inyong patuloy na panonood ng ating vlog. At meron na rin po siyang nabili na lupa na pagtataniman ng kalamansi. Na ito po ay nabili niya po sa Arayat. Kaso nga lang ang problema po ng ating kaibigan, wala pa siyang nakikita ang magtatrabaho ng kanyang gagawing kalamansian. Kaya ang payo po natin sa ating kaibigan, mas maganda na makuha ninyong trabahador ay mula rin din po sa Arayat para hindi rin po kayo mahirapan at kabisado na po noong tao yung kanyang gagawin doon sa Arayat. Kaya salamat. Gayun din kay
kay Sir Rubiana Jimenez, ayan, ay kay Sir, kay Ma'am Rubiana Jimenez, ayan, bumili po ng punla po sa atin, dalawa, so tatry nilang itanim doon sa kanilang lupa. Shout out po sa inyo. Ngayon din siyempre, doon kay Ma'am Donna Salonga, salamat din po sa inyong patuloy na pagsubaybay nitong ating vlog. At shout out din kay Concepcion Macuroy, salamat po sa inyo ma'am, sa inyong patuloy na panunood ng ating vlog. At siyempre kay Ma'am Hailing Castro sa mag-asawang Boss Noy TV, shout out po sa inyo, sa Team Patulog, salamat po ng maraming salamat sa inyo at maganda po ang inyong samahan. Nawa ay pagpalain kayong palagi ng poong may kapal. Gayun din po kay Sir Eugene Gonzaga, maraming salamat din po sa inyong patuloy na panunood. Siyempre, sa ating kong kapartner kay Lala Mo Brain, ayan, salamat sa iyong kapartner. Kay JBC, salamat din sa iyong patuloy na panunood. At yun din ko ay Rosella T. ng Batangas. Siyempre, kay Sir Miguel Ocampo, iyong ating suki na rin. At kay Sir Arnold V. Santiago, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng ating vlog. At doon po sa ating mga kaibigan na hindi pa po natin nabanggit po yung inyong po mga pangalan, susunod po nating vlog ay isa-isahin po natin na mababanggit ang inyong pong pangalan. Abangan na lang po ninyo sa ating pong mga latest na video. Salamat po ng maraming salamat po sa ating pong kaibigan na nagpadala po nito. Asahan po ninyo na sana ito'y maparami po natin at maitanim at may pamahagi rin natin sa ating kapwa ka-farmers para meron rin po silang klase ng purple na mais. Ayan. At syempre, pati na rin itong ating sili na ito talaga ang yung original na siling demonyo na grabe sa sobrang angha. Ayan mga ka-farmers, so napakarami pong bulaklak na sumusulpot. Oh. Grabe oh. Kaya yung mga kaibigan, yung ating kalamansi pagka dire-diretso po yung kanyang pagbubunga at hindi po naaalagaan, nalalaglag siya. Pinapalitan uli siya ng mga panibagong pagbubulaklak. Ayun. Kaya hindi ka na po dyan na hihinto talaga sa pag-aalaga. Isipin ninyo, yan ang bulaklak na yun. Oh. Yung pinagpitasan natin, ayan. Pinagpitasan, pero yung bulaklak niya, ayan. Oh. Kung ilang kumpulan yan sa isang pinagpitasan, halos nasa 10. Eh magtuloy lang mga farmers po ang 5 dyan, eh gaano karami yan? Isipin ninyo, ganyan po kasipag ang kalamansi pagka po ito yung nagbunga tuloy-tuloy. Kaya off season siya, wala siyang panahon. Eh dami oh. Tsaka pag ang kalamansi ay bata, eh makikita naman po ninyo, grabe kung magbunga siya. Kaya hindi rin hadlang sa kanya kung mayroong bunga. Kung mayroong siyang pitas eh. Ayan o. May tinatawag natin na matanghito. Kaya yung ganyang mga maliliit po na bulaklak, ni-spray na po natin yan. Dahil yan, sinisira na po yan ng mga insekto. Titirahin na yan ng mga maninira. Kaya kung mag-i-spray tayo ng kabukahan ng bulaklak, ay asahan po ninyo mupoporsyentohan natin yung sira. Eh baka sa 10% lang po matirang buo doon. Yung 90% ay sira na. Pero pagka ganyan na po yung bulaklak, starting na po yan ng ating pag-i-spray. Ayan, kumpul-kumpulan siya. Oh. Sa kabila po na marami siyang bulaklak, marami pang bunga. Yan ang klase ng kalamansi natin. Yan yung inalaga natin na spray. Oh. Tag-tag na. Oh, ito yung tinatawag po natin na gamais. Ayan. Kaya hindi ka mahihinto rito sa pag-aalaga eh. Kaya mga ka-farmers, nakaka-enjoy po ang mag-alaga ng kalamansi eh. Dahil una-una, nalilibang na tayo. Tapos, nakikita po natin yung ating alaga. Maganda. Saka sulit. Lalo na pagka ang alaga mo ay napipresyo pa.
Sino ba naman ang hindi po gaganahan maingganyo sa ating pag-aalaga? Isipin ninyo ito, yung sa dami rin ng bunga, ay ang sarap pitasan niya, no? Mga isang linggo pa ito, mga ka-farmers, malilintog na yan. Nakakaisang tubig pa lang po tayo rito sa ating kalamansi. Pero mula noong makatikim po siya ng tubig, pati doon sa loob ngayon ay doon ang dami rin pong bulaklak. Sa Tagaraw, hindi po problema po sa aming magkabulaklak ang kalamansi. Problema po ng iba, magpatuloy ng bunga. Kaya tayo mga ka-farmers, nakapagpatuloy po tayo ng ating bunga. Kahit napsak o manumano lang po ang ating gamit. Yan. Dami yung bulaklak. O paano po? Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na lang tayo bukas. Bye-bye.